Welcome to my YouTube channel. Hello po, Suzuki GD110. Wala siyang kuryente. So, hindi na natin ano, hinahanap natin. So, ang naging diagnose natin dito is yung mismong out sa ignition switch, yung mismong orange with white tracer na nawalan po siya ng supply. Okay. So, ang magiging supply nito is 12 volts. 12 volts po minimum. Pero ang gawa ng Suzuki dito sa kanyang ignition switch, kasi ang color coding ng Suzuki is red, tatlong kulay, di ba? Ngayon ang akala nila, pag pinagdikit-dikit mo yung tatlong yan, magkakakuryente na. Ibig sabihin, nakarekta, pero hindi. Hindi mo siya pwedeng erekta. Bakit? Kasi mayroon siyang resistor. Okay, Pop? May resistor po yan. Doon sa orange with red. Ano ba, nag-switch ka ng on. Switch ka ng on. Yung red from the battery, papasok ang kuryente niya doon sa orange, sa isang orange wire. At the same time, dadaan siya ng resistor, pupunta siya doon sa orange with red. Bakit? Kasi kahit direkta mo yan, pag samasamahin mo yan, hindi mo siya mapapaandar. Kasi ang design ng Suzuki dito sa ating GT, kinakailangan ito magkaroon ng millivolts. Hindi siya pwedeng yung isang kulay na yun, ah. Yung orange with red tracer or yellow tracer. Yellow tracer or red tracer, orange, ay millivolts ang output po niyan. Hindi mo siya pwedeng gawing pure 12 volts. So yun, yung blue is puntang pulsar. Yung white color is punta ng ignition coil. Yung black with white is from the body ground. Okay? So, ang nangyari dito is nawalan siya ng output dito sa 12 volts. Pero chinek na, misa kasi ang mga GT, kung makaka-encounter kayo niyan, mga paps, doon sa mismong orange with red, nagkakaroon niya ng corrosion sa susiyan. Nilinisan natin yan, nilinisan natin yan. Pero naka-resistorize siya. Millivolts. Tandaan nyo to, mga paps, millivolts. Kaya, kumbaga sa mga magnanakaw, kagamit pa sila ng resistor niyan, hindi kahit pag tikit-tikitin mo yan, hindi magkakaroon niya ng kuryente. Walang magkakaroon, hindi lalabas ng kuryente niyan dito sa ignition coil. So, yun. At ito yung resistor. Papakita ko sa inyo yung resistor. Ito. So, ayan. Yan ang resistor. Brown, black, red, and gold. So, that's it. So, again, kasi ginawa na ito nung kanilang mga boss. Nagpalit na sila rito ng ignition coil. Nagpalit na rin sila ng CDI. At nagpalit na rin sila ng stator. Pero wala pa rin kuryenteng lumalabas. Pero di nakompleto na natin to. Kasi ito dapat na i-check nyo, eh. Lahat to dapat makompleto mo ito. Nakompleto na natin yung output nito. Pero wala pa rin lumalabas na kuryente. Sira ang CDI na nabili nila. Ayun, nakakabitan. Bago yan. Hindi ko alam kung nagkaroon ng problema yan. So ngayon, kaysa magbakbak tayo ng wire dito, papunta doon sa leeg, papunta sa ignition switch, dito lang tayo kumuha sa regulator. Nakakakita kayo rito ng orange wire. So once na mag-switch on kayo, kakaroon doon ng output 12 volts. Jumperan nyo or i-solder nyo rito, i-solder nyo para mas maganda, hihinangan nyo yan. I-diretso mo rito. Ayan. Okay. So, ayun. At least, natotrouble natin. Natotrouble natin. At shoutout po sa ating mga boss sa Cubao. Pasensya na po ito sa ating mga HD3 lover. Hindi po natin sila nababate. Opo, thank you ng marami.
sa ating mga, sa aking mga titos and titas, sa aking mga brother, sa aking mga boss, mayari, sa aking mga boss, at sa aking mga titos and titas. So, ito po ang DD Suzuki 110. Dagdag natin, kung minsan nakagawa kayo ng thunder, yung kasi bihira si Denon or nung Mola, yung Suzuki Mola or yung Suzuki Thunder, ngayon din po ang CDI nun, pwede nyo po itong i-convert sa Kawasaki Barako, sa Barako 1, pwede po yan, gagana po yan, takbo po yan, babatak po yan, opo yan. O shout out kay Kuya Ronnie Magsanok ng Infanta, yan po yung big time na Infanta. So okay po, that's it. Kakalit pa tayo ng ano yan kay boss. So GD110, thank you, bye bye.